Good morning! Muli, ito si Doña Sally na bumabati sa inyo ng magandang buhay at patuloy ang pagpapala ng Diyos ay sumaating lahat. Ngayon gagawa tayo ng paksiw na assorted na fish. Hindi ko alam ang pangalan ng mga fish na to, pero ang kilala ko lang dito ay yung galunggong. Ay, isa tamban ba yan? Pero ito, hindi ko to kilala. Sabi ko lang kasi sa kay Marlene, bili siya ng kahit anong klaseng fish para pang paksiw. Ito yung magpapakasin. Itong piece natin ngayon na assorted ay 1 and 500 grams. 1.5 kilogram. Meron po tayong 2 tablespoon na salt. Meron tayong bawang, garlic. Meron tayong onion. 2 large onion yan. At meron tayong ginger. At meron tayong paminta. And 1 cubes ng chicken. Yan po ang ating gagamitin sa ating pagpapaksiw. At bago ko ilagay yung fish, lalagyan ko muna ng salt para noon yung lasa ay kumapit sa fish. Yan po ang aking irarab ko muna sa fish yung salt. Gagamitin natin ay pressure cooker. Lalagyan na natin ang ating mga ingredients sa ating pressure cooker. Para po ito magiging sardinas, hindi po magkakaroon ng tine. Ilalagay lang natin lahat ang ating ingredient, ang ating mga seasoning, ang ating paminta, ang ating cubes. Ayan, ayan na siya. At lalagyan po natin ng 1 liter of water para hindi po matuyan. Yan ang gagawin natin dyan para naragyan natin 1 liter na potable water. Kung gusto nyo distilled, kung gusto nyo purified, pwede rin po. Nawasa, basta potable. Yan, lalagyan po natin ng 1. Tapos, yung pong piece ay ilalagay natin yung mas malaking piece. Ayan yung piece. Lalagyan natin ng salt ang piece. Dapat ang piece ay hiniwa sa gitna, hindi hiniwaan para magkaroon ng lasa. Ayan, lalagyan ng piece. Yung isa hindi hiniwa. Ako po hinihiwa ako para kumapit sa loob ang lasa. Lalagyan natin ng yan. Ano kaya ang pangalan ng fish na to? Kung alam niyo, i-comment nyo lang po. Kasi po, alam po lang, fish. Fish be with you and also with you. Kapayapaan ay sumaating. Hindi po, ito po ay fish na isda. Pero kailangan natin ng kapayapaan, ng kagalakan na nagmumula sa Lord. Kaya hihiwain muna natin at lalagyan natin ng salt yung piece para may lasa. Ayan. Tandaan natin yung ating piece ay 1.5 kilo. Kaya lang assorted kasi sayang naman ang pressure cooker kung konti lang ang iluluto natin. Napakasarap po ng pressure cooker na paksiw. Hindi kayo matatakot na matinik dahil safe na safe, dahil gagawin natin ito na super lambot. Pag gusto nyo na talagang yung tinik ay wala na, mga 1.5. Pero 30 minutes po titingnan natin, bubuksan natin ang pressure cooker. Para noon hindi tayo matuyuan. Kung kulang pa yung tubig, dadagdagan lang po natin. Okay lang po yun. Ayan. Sabi ko nga sa inyo, mahirap matinik. Kaya, iwas-iwas tinik, gawin na lang nating tinapa. Ay, gawin na lang nating sardinas. Parang sardinas po yan. Na, pwede nyo lagyan ng carrots, pwede nyo lagyan ng ampalaya,
ano mang gulay na gusto nyo ilagay, pwede po. At galunggong, alam nyo naman ang galunggong, masarap na paksiyo. Pangat. Hindi pa ako nakakabili ng ano yung ilagay natin sa ibabaw si Chichi. Hindi rin nahiwa. Nakalimot na kung ibili na hiwaan sa gitna. Alam nyo ba, nung ako ay nagpakasal, ay batang-bata pa rin ako noon, di ako sanay mag-ayos ng bangus. Pinalis ang hasang. Kasi sa probinsya, kinakain naman yung hasang. Nililinis lang. Medyo bata pa po ako. Abay, ako napagalitan ng aking biyanan. Nero ba ako sanay maglinis ng fish? Kaya simula po noon, inalam ko na kung paano ang fish. Paano hiwain, paano magkalasa. Hindi ka dapat magalit sa biyanan mo, kundi matuwa ka dahil gusto ka niyang matuto. Ganun yun. Kaya, ito, ibabaw natin yung tamban ata ito. Pamprito, kaya lang eh. Tinamad ako magprito. Hindi maganda pagkakabili, hindi sariwa. Kaya, bakit natin sa fish nilagay yung asin para lumaso sa fish, hindi sa tubig. Mamaya, aalisin naman ang tubig yan. Lalagyan din po natin ng 1 tablespoon na canola oil or olive oil. Kung meron kayong olive oil, pwede rin. Lalo kung olive oil, mas maganda. Parang ano talaga yan? Sardinas. Healthy. Kahit na ilang araw ang paksiyo habang tumatagal, lalong sumasarap. Pwede nyo iprito pag sawa na kayo sa paksiyo. Mas masarap, mas malasa. Parang daing na ang peg niyan. Kaya yung tablespoon na salt, saka lang natin ilalagay. Pero pwede pa po natin dagdagan ng gawin nating 2 liters ng water para siguradong safe. Hindi tayo matuyuan. Ayan, 2 liters na po ang ating water. Sasalagay natin ng 1 cup na vinegar. Vinegar. Ayan po, 1 cup ng vinegar. At iluluto na po natin. Ayan. Ayan, nilagay ko na po sa pressure cooker. At pandarin natin ang ating pressure, ang ating kalan. At luluto po natin yan for 30 minutes. Orasan natin. At pagkaroon ng 30 minutes, papakita ko sa inyo. 30 minutes ang ating paksiyo. Yan po ay parang nagluto na kayong sardinas. Hindi ko pa po nilagyan ng mantika. Mamaya ko na po lalagyan sa second tingin natin. After 30 minutes. Ayan na ang ating pressure cooker. At naayos na natin ang pressure ng ating paksiyo. At LJ, yung anyan. Ayan, ayan. Ganyan po ang pag-aalis ng pressure cooker. Mas maganda, may tubig sa ilalim, may tubig sa ibabaw para sigurado. Ay, ayaw, 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 pressure. Rata na yan. Oh. Okay na ako naman yan eh. Oh. Ayan na ang ating fish. Ayan na yung ating paksiyo. Kaya dinagdagan ko ng sili. Nakalimot akong ilagay sa inyo yung sili.
Yan, nilagyan ko ng tatlong sili at papaandarin po uli natin ng 30 minutes. At narito na ang ating paksiyo na super sarap at super lambok para na siyang sabinas. Ayan, luto na ang ating paksiyo na assorted peach. Madami. Recap lang po tayo. Ang ating ginamit na piece ay assorted. May galunggong, may tamban. At yung isa, hindi ko kilala. Yun, 1.5 cup. Tapos nilagyan po natin ng 2 liters of water. At nilagyan natin ng 1 1/4 cup of vinegar. Meron po tayong pamintang nilagay, bawang, sibuyas, luya, at saka nor cubes. At nilagyan po natin ng 2 tablespoons na salt. Yan po ang ingredient. At natutunan ninyo kung paano magluto ng assorted paksiw. At yan po ay malambot, walang tinik. At makakain nyo ang lahat kasi 1.5 hour po natin na pina 30 minutes una po. Tapos tinina natin 30 minutes ulit. Kaya umabot po siya ng 1.5 hour at yung tubig niya ay kukunti na lang. At pagka kinain ninyo yun, talaga hindi kayo matatakot kumain dahil walang tinik at para na po yung sardinas. At pwede po lagyan ng 1 tablespoon na olive oil kung gusto ninyo ng may oil. Yun lang po ang ating nilagay sa ating paksiw at talagang habang tumatagal ang paksiw ay lalong sumasarap. Yan muli, ako pinagpapasalamat sa inyo. Please like, comment, and share, and subscribe in my channel, Doña Sally's Adventure. At salamat sa iyong panonood at God bless you all muli. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Kaya mabuhay po tayong lahat. God bless you all. Thank you for watching.